Kasunod ng pandemya, maraming vlogger na ang nagsulputan at gumagawa ng iba't ibang gimmick at video sa social media. Merong pamipamilya, merong nag-share ng bonding with barkada, at meron na ding mga nanay na nagbabahagi ng tips nila. Maraming pwedeng matutuhan sa mga content na ito, pero may mga pagkakataong ang mga pakulo ng ilang vlogger online ay pwedeng maging pangit na halimbawa ng mali o delikadong gawain at mga sensitibong usapin na hindi dapat nakikita ng kahit sino lang na makaklik o makabasa. Sa dami ng gumagawa ng content at sa lawak ng mga video na mapapanood online, mahirap i-filter kung alin sa mga ito ang wasto at angkop na mapapanood ng publiko. Alamin natin kung ano nga bang ilan sa mga dapat gawin at tandaan bago mag-share ng contents online. Dito lang yan sa MIL 101! Ayan mga ka-RSP, paano nga ba natin mapapractice ang ethical vlogging? Sasagutin natin yan this morning. Well, narito ang ilang mga paalala at dapat ikonsidera sa paggawa ng online content. Una po rito, protektahan ang sariling privacy at igalang ang privacy ng iba. Eh, syempre po mga ka-RSP, no, huwag po tayo magpapakita ng personal na impormasyon o detalye o kahit larawan ng hindi nila pinahintulutan. Kasi po, ang iba po sa atin, hindi po nagbibigay ng kortesiya. At higit sa lahat, di po kinakausap yung mismong pinanggalingan ng larawan. Kaya po maganda na kinakausap po natin sila. At higit sa lahat, ina-acknowledge po natin kung saan galing yung mga materialis na ito. Pangalawa po, ay maging marespeto at sensitibo sa kultura at ibang tao. Eh syempre po, sa pamamagitan ng maingat at sensitibong pagtalakay sa mga kaugalian, paniniwala at mga issue, na ipapakita mo ang paggalang sa diversity at magpapahalaga sa karanasan at perspektibo ng iba. Kaya po mahalaga na tayo po ay merong thorough at in-depth research o pananaliksik para po masiguro natin na alam po natin kung paano natin yung magiging treatment ng ating vlog na kung sana hindi tayo nakasagasa doon sa kultura ng ibang tao. Ito rin po ay nagpapatibay ng komunidad ng manonood at ang tataguyod ng mas malalim na pag-unawa at pagtanggap sa iba't ibang uri ng kultura at individual. Siyempre po mga ka-RSP, ang pinakagoal naman po sa social media ay magkaroon ng sense of community. And when we're talking about sense of community, ay kailangan po maging non-hostile yung kultura na meron ang paggamit sa social media ng iba't ibang social media users. Pangatlo po, iwasan ang panluloko at pagbahagi ng maling impormasyon. Nako, huwag po magpakalat ng hindi totoo o kay nakakasakit na impormasyon tungkol sa ibang tao o mga produkto. Sabihin mo ang totoo tungkol sa produkto. Yung po'y pinakamahalaga dyan. Hindi po dapat natin sila nililid towards disinformation at malinformation na kahit naman po talaga natatry natin at hindi naman talaga epektibo sa atin, ay dapat po maging totoo tayo doon sa mismong ating sinasabi. Pero syempre, on the other hand, ay kailangan po medyo may positive scripting pa rin po yan para syempre ay maging konstruktibo rin yung approach natin sa pagbigay ng ating mga hinuha patungkol doon sa experience natin sa isang produkto. Huwag mag-promote ng hindi pinaniniwalaan o hindi mo talaga ginagamit. Related po yan sa pangatlong ating nabanggit. Huwag isalang-alang ang iyong pangalan sa mga produkto na hindi mo na-check kung maayos o delikado. Imbes na makatulong ka, ay baka maging sanhi ka pa ng problema. Panglima po, maging positibong impluensya. Napakahalaga po nito gamitin ang ating mga platform upang magbigay inspirasyon, impormasyon at mag-ambag sa kagandahan ng online na komunidad. Siyempre po mga ka-RSP, ang pinakamahalaga nga po dito gaya na ating nabanggit kanina, yung sense of community at siyempre yung non-hostile culture na meron at yung tinatawag natin productive way of using social media dahil po sa mga bagay na ito ay mas magiging hindi toxic yung ating paggamit sa social media. At huli po, ingatan ang mga salita, usapin at tono. Huwag gamitin ang iyong platform para magpakalat ng kabastusan, karahasan, o kaya naman ay discrimination. Sa panahon ngayon, ang pagiging matalino at maingat sa pagbabahagi ng content online ay napakahalaga. Hindi lang para sa mga manonood, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Kailangan po nating isaalang-alang ang kapakanan ng iba at ang mabuti at ang masamang impluensya na maaring may dulot ng ating mga ginagawa sa social media. Yan muna ang hatid ko sa inyo sa ating MIL 101.
Okay naman po, puntahan natin si Chi at Daniel para alamin kung anong dagdag kalaman kaya ang atid nila para sa atin ngayong umaga.